Morning, mga ka-heat stroke! Narito kami ngayon sa Pililla. Ite-test drive ko ang aking bagong baby, ang aking bagong motor, ayan, ang Aerox version 2. Ayan. Kasama ko si Arnold, ayan, naka-R3. Ayan, good morning. Papunta kami ngayon ng Kamay ni Jesus sa Lukban. Kaliwat kanan, tag-isa tayo. Titignan natin ang performance itong aking bagong motor, itong Aerox version 2. Share ko sa inyo kung ano yung mga may experience ko dito sa ating bagong motor. Okay. Ang sweet ni Manong. Ayan, pag napasyal kayo dito sa Pililla, ayan, Bulaluha, Lugawan, Tapsiya, YNA, Kainan. Ayan, okay yung kape dito, sobrang mura. Ay! Ayan na yung transformer. Pasok, bilis. Wala, pasok. Pasok, wala. Ibaon mo, baby! Ayan, kumakain na ako. So, yun na nga, no, mga ka-heatstroke. Gamit na natin itong Aerox version 2. Kukuha ko lang nito nung isang araw. Medyo matagal din ang pag-aantay. Gawa ng walang masyadong stock si Yamaha ng version 2 na Aerox na kulay red. Ilang weeks din bago ko nabiyayaan na makakuha nitong Aerox. Shoutout nga pala sa Moto Access. Yun, sa kanila ko kinuha itong motor na to. Along Sandoval yun. Shoutout, Moto Access. So yun nga, kaya namin ginawa itong video na to para ma-share ko rin sa inyo yung experience ko dito sa Aerox. Pero hindi na ako bago sa ano, hindi na ako bago sa automatic na motor kasi galing ako sa ano eh. Galing ako sa NMAX. Mas pinili ko lang ngayon tong version 2 gawa ng sabi ni Yamaha. May napanood rin ako mga ibang review na medyo mas pinalakas daw nila ang version 2. Tsaka medyo nahihilig ako sa mga sporty look ngayon eh. Kaya mas nanaig. Ang totoo niyan, dapat kasi R3 ang i-upgrade ko. Kaso hindi kami nagkasundo nung una kong kausap. Dapat isuswap ko na yung sniper ko pag a-add ako. Kaso medyo malaki yung hinihingi niya eh. Kaya hindi kami nagkasundo. Hindi natuloy yung deal. Pero plano ko rin yung Aerox talaga. Ito yung unang plano. Pangalawa lang yung R3. So kung pumalag, ako doon sa hinihingi niya, malamang naka-R3 na rin ako. Kaso hindi eh. Masyado mataas yung dinidimad niyang add. So yun nga. Oh, sobra, Brad. So, simula na tayo dito sa ating Aerox. So, ayan, 145 kilometer ng takbo. Kasi ginamit ko na ito nung isang araw. Pero ito yung first time kong gagamitin siya sa malayo. Papunta nga pala kami ngayon sa Lukban. Okay, so sana walang checkpoint para makalusot kami. So ano ba yung nagustuhan ko sa Aerox? Sa totoo lang, Yamaha lover kasi ko eh. Karamihan ng motor ko is puro Yamaha talaga. Sa looks talaga number one, bukod yung performance, nandun naman na yun eh. Basta sinabing Yamaha, talagang yung performance ng motor, hindi na maaalis yan. Sa dami ng scooter na pinagpilian ko, mayroong scooter na ibang brand, Honda, Suzuki, talagang ano, lagi tayong tinatawag di Yamaha. So umpisa natin ang ating review dito sa Aerox. Yung napansin ko yung gulong, no? Yung gulong nitong Aerox, makapit yung stock niya. Try natin, ha? Overtake ako, no? Data try ko sa kurbada. Ito yung stock tire niya. Try natin, ha? Medyo tingin ko makapit, eh, oh. Yan, no? Pansin nyo. Kung hindi naman kayo talaga sobrang bangking-bangkingan at ano, okay-okay yung ano niya, stock tire niya. IRC yung brand nung stock tire ng ano ng Aerox. Tapos pangalawa, yung suspension niya. Kasi yung suspension ng NMAX ko, yung version 1 ko, parang medyo matagtag kasi yun eh. Pinalitan ko kaagad yun ng YSS eh. Pero ito mukhang ano eh, okay yung suspension niya. So parang hindi naman kailangan palitan, depende na lang sa inyo. May budget. Pero okay yung suspension niya sa likod. Yung sa harap, okay din naman eh. Hindi ko masyado ramdam yung ano eh. Yung
yung tagtag. Tsaka ang ganda ng handling. Time ko magkaroon ng Aerox. Nakagamit ako ng Aerox dati, pero dun lang sa subdivision, dun sa lugar lang namin. Kasi si Arnold dati may Aerox yan, nagamit ko yon, pero hindi ko nagamit sa ano talaga, sa long drive. Yung handling nito napakaganda. Pahilig kayo sa mga bangking-bangkingan, sa mga cornering, maganda siya sa likuan. Yan, yan. Nakatingin naman si Arnie, oh. Brad, mukhang umulan dito. Ayan, arit na lang kami sa Mabitak. So, time check tayo, 7:55. Oo, ingat-ingat lang. Yun nga, no, mapapansin nyo, kung makikita nyo yung mga liko ko, medyo smooth. Maganda iliko yung motor. Maganda iliko sa Aerox na to. Kasi nga, sporty yung look nito. Kaya parang yung handling niya, ganda sa banking-banking. Yung tungkol naman sa power, mamaya, pag may nakita ako ahonan, pakikita ko sa inyo kung gaano kalakas siya, umahon. Kasi meron akong ibang scooter, talagang minsan tumutukod sa ahonan eh. Tsaka halos 40 to 50 kilometer lang ang kaya itakbo ng motor. Oo nga, basa. Siguro kanina pa umulan, matuyo-tuyo na nga ng konti oh. Napakaganda ng tunog ng tambucho ni Adol. Mas maganda nga lang yung tunog ng busina ko. So yun nga, no, mamaya pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, medyo palusong pa lang kami, hindi natin makita kung gaano kalakas yung motor sa paahon. Mamaya tingnan natin kung meron tayo opportunity na makita. Eh na, umaambun na. Brad, ay! Bukang hindi kami matutuloy sa lokban, gawa lang muulan. Ay siyang tunay. Ay siyang tunay. Stop, stop, stop. Guwelta kaya tayo, Brad? Ha? Guwelta na lang tayo. Akita lang tayo marilaki. Pwede rin, pwede rin. Magsampalok na lang tayo. Sige lang ako dito. Tingin ko hanggang doon na yan eh. Oo. Tara, tara. Balik, balik. Balik ba, balik ba? So, naka-cancel ang aming lukban ride. Kinancel ng ano, ang ulan. Bali kami ng Marilake. Marilake na lang kami. Kasi ang ulan nandito lang eh. Special yung cameraman ko, naka-R3 pa. Dahil sa talpak, naka-R3 na lang. Dating naka-SB. Wow! Shoutout sa mga kumpare kong talpakeros dyan. Shoutout sa mga talpakeros. Shoutout sa talpakerong kukulay ang buhok habang nagbubukas ng buto ng kalabasa. So yun nga, mabalik tayo sa ating review. Ito, try natin. Tignan natin ito, medyo paahon. Pero mababa lang. Tignan natin. Ayan, gayang-kaya niya mag 60. Pakyat. Ang timbang ko ay mga 60 kilos. Mga ganyan. Alam ko, 130 pounds ako. Eh. Yung huli kong timbang. October. Ayun ko ngayon. So ayan mga Brad, kayang-kayang umahon ang version 2 ng mga 60 sa gantong timbang. So wala kayong problema kung di naman kayo ganung kakaskasero. Kung yung paakyat ay mga kaya 60, kung okay na sa inyo yun, pwede kayo mag-Aerox version 2. Babita, kami mauli na. Mapapansin nyo mga Brad, ang aking liko, may phobia talaga ako sa basa. Nabalibag na kami dati ng aking pinsan sa Antipolo. Medyo matagal na panahon na umuulan nun eh. May mabait na tricycle driver, pababa kami. Dala ko pa nun, kung hindi ako nagkakamali, Honda Dream ko. So di ang bilis ng pababa namin. Siyempre pababa umuulan. Pinagbigyan kami, ngayon malapit na kami sa kanya. Tsaka siya kumaliwa, papasok na sa... Ay siya, gulong kami Yun, simula nung pangyayari na yun. Ako, nagkaroon ako ng phobia sa bata. Siyang tunay, pag uwi namin puro paminta ang aming tuhod, gawa ng puro buhangin. So yun nga mga Brad, yung power nitong motor na to, okay na okay sa ahonan. Nakagahanap kayo ng scooter, ready nyo i-consider tong Aerox sa version 2. Nakakadagdag kumpiyansa talaga, kuyo yung kwartade. Oo nga, okay pa. Hindi, wala ABS. Nanan-ABS itong kinuha ko, gawa na kayo ako nung kilis. ABS version kasi, kanya-kanyang ano lang yan ha, mga Brad. Kanya-kanyang trip lang yan. So, yun nga, kaya ito rin yung
binili ko na non-ABS gawa ng yung features kasi ng ABS ay keyless. So parang ayoko nung keyless kasi mas gusto ko pa rin yung disuse. Ngayon, ang nawalang features ni ABS sa non-ABS is marami, siguro mga apat yung features ng ABS na wala itong motor ko. So yung ABS, ang alam ko, meron yung kill switch, meron siyang kill switch, meron siyang engine stop, yung tipong pagka ilang seconds mo hindi nagalaw yung throttle mo, kung isang umamatay yung makina, alam ko meron siyang ganun, yung ABS version. So yun nga, naisip ko lang, sarili ko lang opinion, mga Brad, kinonsider ko yung non-ABS na gawa ng drum brake naman kasi ang preno nitong likod ng Aerox. So ang gumagana ng ABS, isa lang. So sanay naman akong gumamit ng non-ABS. So hindi ako bago sa non-ABS. Yung sniper ko kasi, non-ABS din yun. Medyo maganda rin kasi yung braking system ni Yamaha eh. Pero syempre, iba pa rin yung may ABS. Malaking tulong yun. Kaya nga mahal eh. Kaya mahal ang motor na may ABS dahil talaga malaking tulong yun sa rider. Depende na lang kung paano mo gamitin ang iyong baby, yung motor. Pero kung ako tatanungin nyo, ma-advise ko sa inyo yung ABS. Lalo na kung mahilig kayo sa mga features na meron siya. Yung keyless, yun, okay na okay. Ayoko lang ng keyless. Kasi may insidente yata na yung Aerox ni Arnold nga dati, nagamit ko yon. Parang meron akong hindi napindot o ano. Pwede siyang manakaw kasi pag meron kang bagay doon na ano. Kasi nga wala susi yun. Tapos parang isang ano lang under na siya. Parang ganun. Di katulad ng disuse, hindi mo makakalimutan patayin yung ano, siyempre hugutin yung susi. Chance na magkamali ka nga, mas malaki yung risk nung ano, nung keyless. Pero depende, sana yan lang. Mamaya try natin, pag may nakita tayo na overtake, tignan natin kung yakang-yaka ba ni version 2 yung mga overtake ng mga kinsing sasakyan. Okay, stock na gulong, IRC yung brand. Mukhang hindi ko kailangan palitan to. May mga aso. Pero mukhang makulimlim nga talaga, Brad, no? Tsaka talaga kailangan natin bumalik. Next time na lang natin ulit tangkain ng lukban. Baka makasama na rin yung ibang grupo. Lalakas yung mga siklista, bilib ako, no? Grabe pa ahon dito. Lakas ang puhunan. Sarap. Yeah! Mamaya test natin. Isa pa lang yung in-overtake natin eh. Pababa pa eh. Tingnan natin yung power niya sa ano, sa patag. Sa patag tayo ng overtake. Liit! Maluwag. Bakit ihiga ka sana? Ihiga mo, baby! Maluwag. Meron, orange. May padating dyan, dalawang motor, yung kulay orange. Wala ngayon dito. Wala, open. Diray mo. Wala, hanggang dito ngayon. Wala. Laking bagay din talaga na may intercom talaga. Pang-pamilya. Pang-sports pa. So try natin umovertake itong tatlong sasakyan na to, ha. Tingnan natin, ha. Ayan. Wow! Okay. Kayang-kaya, mga Brad. Overtake yung power niya. Medyo malakas. Hindi kayo ibibitin. Pero syempre, katulad nga sinasabi ko, nasa rider lang yon. Kahit malakas ang motor mo, kung malapit na yung kasalubong mong overtake ka na talagang sasalpok ka kahit anong lakas ng motor mo. Nasa diskarte pa rin. Diba? Hindi totoo yung pagka hindi ka nag-footbrush, bibilis ka. Para ka meron kaning baboy dyan sa loob ng helmet mo. Gusto mo ba yun? Kaya bago mo isuot yung helmet mo, ay magsipilyo ka muna. Kung ayaw mo mag-amoy basurahan yung loob ng helmet. Ayan, si pagsusubok ko overtake rin eh. Ayan, nakapasok ako, hindi ka makakapasok, gawa na may truck. Pagka ito gamit ko, nakakaisanda ang busina yata ako eh. Hanap tayo ng tempo. Ay, magle-letter Y na pala rin. Ay, si Michael Jordan. Pagkatapos sa NBA ay nag-tricycle na laang. Lugi tayo dito na sa harapan natin. May mga ka-ready sa mga ulan. May mga kapote. Ayan. Saan mga kakulan? Tayo. Alaus. Subok. Wala bang kasalubong. Huwag mo nang papasok ha. Meron. Tricycle. Baka mabiting ka. Malapit na tayong kumana. Nod. Talagang itong lugar na to. No? Ulanin talaga. No?
So mga Brad, lumigo na kami sa Sampaloc. Ah, pasampalok pala. Pasampalok pa lang pala kami. Lumigo kami ng kaalan. Pagka dumiretso doon, pabalik na ng ano yun eh. Ayan na yung mga big bike. Waterproof. Sinusundan niya ata tayo ng ulan. Umiwas na ata tayo sa ulan doon. Ay! Malakas! Malapit na tayo sa Daranac. Ayan, taong gabi rin. May mga siklista oh. Oh, may community pantry dito ah. Mahaba ng pila. Ayan, kakaliwa na tayo dito. Pagkakumanan dito, pa-jarials yan eh. Kaliwa tayo. So ito mga ka-heatstroke, malapit na kami ngayon sa La Franco Veranda. Isa sa paborito namin kinakainan ni Arnold sa Marilac. Gawa ng ang kape nila ay semi-unli. Hanggat may lasa ang iyong kape, pwede mong pasalina ng tubig. Brad, paahon na naman tayo mga Brad. Ito, maahon yung Aerox. Maahon. Ayan. 58, 60. Pwede nyo pagkatiwalaan yung stock tire mga Brad. Ilang beses ko na na-testing kanina. Pero hindi naman totally yung giga. Yung tipong kokomelo na yung tuhod mo. Hindi naman ganun. Pero yung mga simpleng likuan na, pwede mo siyang pagkatiwalaan. Hindi siya madulas. Ay! Napakasarap ng klima ngayon rito mga ka-heatstroke. Bihira na namin ma-experience ngayon to dahil gawa ng napakainit doon sa Pasig. Oo, nakita ko na din yung ulap eh. Parang hindi makikisama eh. Eh mga ka-heatstroke, mabot pa nga ng 70. Medyo pa ako. Kasi 75 pa siya. Ayun, kung napapansin nyo, yun ang madalas kong tinitignan kasi may mga motor ako na nagamit, tumutukod sa paakyat, abay gusto ko pa ng bilis, ayaw na ng motor. Mga tipong 40, 30, 50 paakyat, yun medyo parang nahihinaan ako sa ganung ahon. Kaya ito medyo okay, 60, 70, okay. Kasi alam nyo na may ginagamit din tayo na big bike, diba, yung XSR na. Yun talaga, ikaw naman ang aayaw dun sa arangkada dun. Kaya ito medyo okay na ako dito sa ano sa Aero. Ay, maaraw na, talagang yung lugar na yun. Yung papililya na yan, yung keso na yan, talagang parang kahit summer, hindi nawawala ng ulan. Alang ya, summer, sa kanila yung naulan. Yan tunay. Eh sa atin, summer na, umuulan pa sa kanila. Kami, nagtitinda na ng gear dito, brado, gusto mo tigilan? Bagay, wala din akong dalang pera. Baka may mga gustuhan ako dun. Wala akong dalang pera eh. Pantap silang tundal ako eh. Ayun, nanakasin ako ng La Franco's Veranda. Yes, sir. Ayan, may kapatid ka rin itong R3, matte black oh. So mga Brad, narito na kami ngayon sa La Franco's Veranda. Ito, si Egan. Ito, Mark, mayroon ka bang gusto yung shoutout, Mark? Shoutout po. Okay, si Mark, yan lagi yan nag-aano sa amin dito. Nagsiserve ng pagkain namin. Ito yung tabi ng aming table. Nakita nyo, ang ganda ng view. So, nakaka-relax talaga. At yung hangin, kung mapapansin nyo, mga ka-heatstroke, and galaw ng mga dahon, napakalakas ng hangin ngayon dito. Yan, as usual, coffee, tapos silog-silog lang, katalo na. Motor namin nasa labas. Ito yung madalas namin pwestuhan pagka nagpupunta kami rin sa La Franco. Giniago ba? Masumada ang motor. Yan, medyo na hindi nakakainip. Ito lang yung kape namin. Ito lang mga ka-heatstroke. Nagsisimula na naman kaming magbilad. Grabe naman. Ingay naman yan. Parang hindi umaandar. Wala katunog-tunog. Tara, let's go. Uuwian time na mga Brad. Sasagupa na naman ang heatstroke boys. Ako rin, dito ko na rin puputuli ng aking vlog. At sana'y meron kayong napulot na kalokohan. May mga nakuha kayo impormasyon na sa tingin nyo'y makabuluhan. So yun, at nakakapag-upload na naman ako sa tagal ko ng nagpahinga. Gumawa ng video. Siguro dito na muna namin tatapusin ang aming video. See you in the next vlog, mga brother. Peace!